So hello guys, so sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano i-connect itong ELM327 OBD2 scanner na nabili ko sa Shopee at available din sa Lazada sa almost 300 to 400 pesos lang. So ito yung ginagamit ko para mas ma-monitor yung coolant temperature at saka yung iba pang gauges nito na hindi available dito sa dashboard. So ayun nga, so ngayon hahanapin ko yung OBD2 port nitong Wigo na nakalagay lang dito sa ilalim. So tara. So ayan, silipin natin sa ilalim kung nasaan. So ayan, kitang-kita naman, andito lang siya sa ilalim ng ilalim ng manibela. Ayan, available na available. Yung puti na yan. So, tamang-tama dito sa socket nito. So, ang gagawin nyo lang, i-plug nyo lang yan. Ayan. So, makikita nyo, umilaw siya. So, yun guys. So, once na ilagay nyo na yung OBD2 scanner dito sa port. Dito sa ilalim yan. Makikita. Yan. Dito nakalagay. Is, i-check nyo na yung device nyo. Yung tablet nyo or cellphone. And, mag-install kayo ng OBD2 torque light. Yan. Yung gamit ko. Pero alam ko, meron pang ibang application na pwedeng gamitin bukod sa torque light. So, sa case ko, gamit ko is yung torque light. Ayan. So, bago yon, punta muna kayo sa settings ng Android phone nyo. Then, wireless network. Then, sa Bluetooth setting. So, yan. So, if ito yung first time nyong mag-connect. So, scan for devices. Yan. So, meron rito nakalagay OBD2. So, since ito lang yung naka-open dito, so check natin, pair device. Ngayon, hindi pa naka-open yung sa may dashboard. Hindi pa naka-ignition to. So, tatry ko siya i-start. Tingnan nyo.
dahil naglagay din ako dito ng RPM. So ayan na, i-start ko na siya. So nakikita nyo, ayan, real time. So yung kulot niya tumaas na sa 65. Then yung revs or yung RPM niya, naka-stable siya sa 800 to 900. Ayan, nakikita nyo. So, ayan. Then, bolts. Yan lang inilagay ko. Pero meron pang ibang pwedeng i-add dito. So, pwede nyo naman long press lang yung screen. Ayan. Then, click nyo yung add display. Ayan, display. Ayan, marami pong pwedeng pagpilian dyan na available. Or meron sensor dun sa yung meron sa sasakyan nyo. Ayan, marami yan. So, kinuha ko lang yung pinaka malaga sa akin, which is itong coolant. Since yung Ford Fiesta ko rin is wala siyang coolant gauge na nakalagay sa dashboard, tulad nitong Wigo na wala ring nakalagay. So, mas confident ako, mas gusto ko nakikita real time yung coolant na naka digital. So, yan. Pero kung second time nyo or gamit nyo itong isang cellphone nyo or tablet nyo sa unang sasakyan, tulad ng sa case ko, gamit ko rin itong tablet na to sa Ford Fiesta, then ginamit ko siya sa Wigo. So dalawang OBD2 yung gamit ko. So dapat doon is palitan nyo yung settings dito sa OBD2 adapter setting. Yan. Choose Bluetooth device. So pag may ilan kayong gamit na OBD2, if dalawa o tatlo, so kailangan nyong i-select dito kung ano yung OBD2 na yun na nakalagay sa sasakyan. So ngayon, ang nakalagay dito is itong ito yung code ng HC. Ayan, so yung sa Fiesta, iba naman yung code nun. So, kailangan palitan yung connection ng OBD2 or else hindi gagana yung OBD2. So, yun. So, yun guys, recap lang sa ginawa natin. So, first, kailangan nyo munang i-connect yung OBD2 device dito sa port sa ilalim. So, tulad yan, dahil nakakonnect na ako, nagbiblink siya ng green. So, after nun, kailangan syempre mag-install ng application, Torque Light, dito sa, or kung ano man yung gamit nyo, pang-connect sa OBD2. Then, after nyo mag-install, mag-connect kayo, or i-connect nyo yung OBD2 sa Bluetooth setting ng cellphone nyo. Then, after na makakonnect yun, buksan nyo lang yung OBD2 or buksan nyo lang yung application ng Torque Light, automatic na magkoconnect yun. So yun guys, so thank you for watching. So comment lang kayo sa baba if may tanong kayo.